Magandang umaga po, maupo tayo lahat. Galang-galang na Vice President Jejomar Binay, Executive Secretary Paquito Ochoa, Secretary Voltaire T. Gasmin, Chief of Staff General Ricardo David, the outgoing Flag Officer in Command Rear Admiral Danilo Cortez, the new Flag Officer in Command Rear Admiral Alexander Pama, Honorable Mayor Alfredo Rim, Congressman Piason Enabaya, and of course Ben Climaco, Police Director General Raul Bacalso, Lieutenant General Arturo Ortiz of the Philippine Army, Lieutenant General Oscar Abena of the Philippine Air Force, Commandant Philippine Coast Guard Admiral Wilfredo Tamayo, our foreign military attaché guests, my fellow workers in government, honored guests, former flag officers in charge, I'm sorry, mga minamahal ko pong kababayan. Isang malugod na pagbati sa magigiting na kalalakihan at kababaihan na nagsisilbing lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas. Isang karangalan na makasama ang lahat ng buo-buo ng Philippine Navy mula sa mga mandaragat ng Philippine Fleet hanggang sa mga mandirigma ng Philippine Marine Corps. Sa ating pagdiriwang, sabay tayong nagpapaalam at nagbibigay pugay sa isang tapat na pinuno. Narito rin tayo upang bigyan ng mainit na pagsalubong ang bagong pinuno ng ating hukbong dagat. Hudyat po ito ng isang bagong pag-asa sa inyong hanay, isang panibagong pagbubukas para sa mas maunlad na pagbabago. Subok na ang kasanayan at pamumuno at galing sa pamamalakad ni Rear Admiral Danilo Cortez bago pa niya tanggapin ang katungkulang kanyang huling ginampanan. Sa loob lamang ng 8 buwan, buong pagpuporsiging inilapit ni Admiral Cortez ang Navy sa katuparan ng inyong tunguhin, ang maging isang hukbong matatag, may paninindigan at tinitingala ng lipunan. Tapat sa kanyang panata, itinuo ni Admiral Cortez ang kanyang pamumuno sa pagsusulong ng mga angkop na programa sa ilalim ng inyong roadmap, ang Navy Strategic Sail Plan 2020. Isa po dito ang pagpapabuti sa Coast Watch South Initiative. Gamit ang estratehiyang ito, mababantayan at papoprotektahan po natin ang Sulu at Celebi Sea na pumapalibot sa Malaysia at Indonesia. Sa inisiyatibang ito, haharangin natin ang masasamang elemento sa paglabas-masok sa ating pong teritoryo. Sa pakikisa rin ng inyong hanay sa Department of National Defense, napaiting natin ang mga hakbanging tungo sa implementasyon ng Coast Watch System na bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay nito, mayroon na tayong 14 na Coast Watch Stations na buo ang kapasidad na mangalap ng mahalaga at napapanahong datos upang mas mahusay na babantayan ng Philippine Navy ang ating teritoryong pandagat. Kinikilala din po natin ang mahalagang kontribusyon ng Navy sa pagpapatatag sa ating lipunan sa pamamagitan ng inyong disaster response at humanitarian relief efforts. Sa panahong nabalot ang ating bansa sa kadilimang dulot ng kalamidad, kayo ang nagsilbing liwanag sa maraming Pilipino. Kapuri-puri rin po ang naging tagumpay ng Navy Task Group Amianan Recovery para makabalik sa normal na buhay ang mga apektadong residente ng Isabela matapos humagupit ang bagyong Juan nitong Oktubre. Maraming salamat sa inyong di matatawarang dedikasyon na bigyan ng proteksyon ng ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Kasabay nito, nais ko rin bigyan ng karampatang pagkilala ang maigting na pagpapatibay ni Rear Admiral Cortez sa ugnayan ng Navy sa iba pang maritime authorities, lalo na sa iba pang bansang nangagalaga sa kaligtasan ng Asia-Pasipiko. Dahil dito, napabuti ang pagkakaisa ng iba't ibang bansa upang labanan ang mga maritime threats sa karagatan. Dahil sa mga pinangunahan niyang reforma, tulad ng pagdadaos ng mga pagsasanay at talakayan, naisabuhay ninyo ang diwa ng demokrasya sa inyong ahensya. Ang pagkakaroon ng malinaw na hangarin at patakaran ng mga nasa katungkulan at ang paglilingkod ng tapat sa sinumpaang tungkulin. Sa pagsasara ng 38 taon ng mayamang panunungkulan ni Rear Admiral Cortez sa hukbong dagat, kanya namang ipapamana ang ehemplo ng mabuting pamamahala sa kahalili niya sa posisyon
na si Rear Admiral Alexander Pama, isang veterano sa mga kampanyang tumutugis sa Abu Sayyaf. Napatibay niya ang pagdedepensa ng puwersang pandagat sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Tapat at buong tapang rin niyang nanilbihan mula 2008 hanggang 2010 bilang commander ng ating naval forces sa Western Mindanao at kasabay nito ng Joint Task Force Trillium na siya rin tumutugis sa Abu Sayyaf, sa Pasilan at Zamboanga. Dahil nga dito, kinilala natin ang kanyang di matatawarang serbisyo publiko sa pagpaparangal ng Distinguished Service Star Award noong 75th anibersaryo ng AFP nitong Disyembre. Pinatunayan ni Rear Admiral Pama ang kanyang kakayahang pangunahan ang ating hukbong dagat. At kinalulugod kong matiwasay na maipapasa ang pinakamataas na katungkulan ng inyong hanay sa isang mapagkakatiwalaan at maaasahang pinuno. Kasama ang sambayan ng Pilipino, umaasa akong may pagpapatuloy mo ang kausayan at sipag na ipinamalas ng inyong sinundang pinuno. Makakaasa ka sa suporta ng aking administrasyon. Kasabay ninyo ako, sumusung din sa mga hamong dapat pa nating lampasan sa ating bayanihan at sama-samang pagkilos ng maiisang layunin at direksyon tinutungo, baliwala ang banta ng terorismo. Mabilis tayong makakabangon sa hugupit ng kalamidad at madali nating magagapi ang mga kalaban nating ayaw makiisa sa ating pagsisikap na matupad ang pagbabago. At para sa buong pwersa ng ating hukbong dagat, saludo ko sa pagtupad ninyo sa inyong tungkuling protektahan ang ating teritoryo. Nariyan man ang mga balakid tulad ng mga pinaglumaang barko at kakulangan sa ilang mahalagang kagamitan, asahan po ninyong doble kayo din ang inyong gobyerno upang makahanap pa ng maiinam na paraan upang mapabuti ang mga ito at maipagpatuloy ang integridad ng ating hukbong dagat. Malaki ang aking kumpiyansa na habang pinalalakas natin ang inyong hanay at isinasaayos ang inyong makagamitan, patuloy ninyong mapapangalagaan ang kaligtasan ng ating karagatan, lalo na sa mga isinasagawang petroleum exploration sa Calayan Island Group, Malampaya, Palawan, Mapon at Sulu. Patuloy ito sa malaking ambag ng inyong hukbo, hindi lamang sa aspetong pangkaligtasan ng ating bansa, kundi maging sa pagpapalakas ng potensyal ng ating pambansang ekonomiya. Hindi kailanman masusuklian ng anumang halaga ang inyong pagsusumikap na ipagtanggol ang ating bayan. Kaya naman pinipilit nating makabawi sa inyong sakripisyo sa abot ng ating makakaya. Kaya naman po, hindi lamang bagong taon ang pinagdiwang ng mga sundalong rumoresponde sa mga lugar na balot pa rin ng tensyon. Sumalubong din po sa kanila ang karagdagang combat allowance na nagkakahalaga ng 260 pesos. Sa madaling sabi, kapag ipinatong ito sa kasalukuyang 240 pesos na combat pay, 500 piso na po ang matatanggap ng kabuong sustento ng ating magigiting na sundalong nagtataya ng kanilang buhay sa pagsabak sa mga combat operations. Muli, kakarampot lamang po ito kung itutumba sa inyong mga sakripisyo. Pero kung may paraan naman po tayo para dagdagan pa ang inyong benepisyo, bakit naman po namin ito pagdadamot sa inyo? Hindi po ba? At tuloy-tuloy na po ito. Mula sa armas hanggang sa mga barko, mula sa mga benepisyong pangkalusugan hanggang sa mga pabahay, titiyakin natin makakatanggap na sapat na pabuya at sustento ang ating pong hukbong dagat. Sa ating panunungkulan, sinisikap nating muling buhayin sa lahat ng kawunin ng gobyerno ang ating panata para sa mabuting pamamahala. Sa pagharap natin sa panibagong taon at panibagong pamumuno sa inyong hanay, manatili sanang gabay natin ang nasilayan nating liwanag ng pag-asa, buhat ng tahakin natin ang tuwid na daan. Sa pagpapaningas ng liwanag na ito, unti-unti nating nahahawi ang kadiliman kung saan namayani ang panganib dulot ng katiwalian at kahirapan. Nasa katayuan na tayo upang mangarap muli. Nasa atin na ang epektibong sandata upang magwagi ang tuluyang maibalik ang nawalang tiwala ng publiko sa ating kakayahang paunlarin ang bayan.
Naway huwag nating bibiguin muli ang mga Pilipino. Sa gabay ng liwanag, sama-sama nating muling ibangon ang dagal ng ating hukbong dagat, ng sandatang lakas at ng sambayan ng Pilipino. At bago po ako magtapos, sa isa pong mga briefing dyan nga po sa Kalayaan Island Groups, ako po'y nabigla na alam ko pong kakaunti ang ating mga barko. Pero nabigla po kung yung dadalawang barkong hinati, yung Palawan sa liman distrito, isa pa pala doon ay dikating pa hanggang sa ngayon. Pagkaintindi ko po, sa Biyernes ay meron kayong meeting kung saan nyo pipiliin yung karagdagang mga barko para magamit ka sa kaligtasan ng ating national territory. Kayo rin po ay kasama sa mga boss namin. At kung kulang pa ho yan, at palagay ko nga ho'y kulang pa, nandito naman po ang mga epektibong mga tagamungkahi na ikabubuti po ng ating hukbong pandagat. Nandiyan na po ang dating Philippine Commandant na ngayon po ay Congressman, Chairman ng National Defense, Congressman Biason. Ang ating pong Vice President, eh, alam ko po, currently nasa reserve ng Philippine Marines. At kung kulang pa ho silang dalawa, ang Chairman ng Appropriations ay dati nagmula sa inyong hanay, si Jun Abaya. At kung sakasakaling kukulangin pa rin ho ang kanilang mga mungkahi, ang tatay ko po, ipagkaintindi ko, ang commission ay nasa Philippine Navy rin. Sana ho siguro yung huling dadalaw sa atin pag hindi ko kayo inalagaan. Huling-huli na lang po. Ako po'y may binati na isang kumpanya, ang ngalan ay Convergys. Nung in-inaugurate po namin yung kanilang tanggapan sa unang araw, kinulang na raw sila ng espaso, nagdagdag ng isa. Kamakailan po'y binalita sa akin, kinulang na rin po yung idinagdagla, dalawang floor na naman po ang kinuha nila. Eh napakabagal ho yata ay nagre-report sa akin dahil ayon do sa tagapamahala, talaga pong napakaganado na kanilang mga investor, hindi na ho pala nagdagdag ng floor, gumawa ng panibagong gusali na sa iba pang lugar at nagdagdag ng trabaho at parami-paraw ng parami ito. Talaga naman po, pangalagaan natin ang katahimikan, alagaan natin ating mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang asenso ng Pilipinas. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo. Thank you, sir.